Have a good day, mga kiso. Yun bang kapag alam mo na ang Diyos ay nariyan para sa'yo, ibahagin mo sa ibang tao kung ano yung experience mo sa pananampalataya mo sa Kanya. Kailangan, dapat gawin mong inspirasyon yung mga nangyayari sa'yo, yung mga pagpapala sa'yo ng Diyos upang ibahagi mo sa ibang tao. Kasi nga, sharing is caring. Sharing is love. Kailangan mong ibahagi sa ibang tao kung bakit ka nagsosurvive kahit napakadami mong problema, kahit napupuno ka na ng pagsubok, kahit na, kumbaga, araw-araw, binibigyan ka ng mga malalaking trial sa buhay, pero nananatili kang nakatayo. Kung bakit ka nananatiling matatag, kailangan mo ibahagi sa iba. Na kaya ka nagiging matatag, kaya ka matatag sa pang-araw-araw na responsibilidad o mga trials na buhay mo, kaya ka nagiging matatag dahil alam mo tinutulungan ka ng Diyos. Ipaalam mo sa kanila na pinaghugutan mo sa buhay ay ang Diyos na tumutulong sa iyo. Let me share you the story. Ito yung story talaga ng buhay ko, ah. Dati, kahit nasagi lang sa isipan ko na napakadami ng problema dumarating sa akin dati kasi nga nagsosolo ako sa buhay. Since 2012 o 2013, nagsosolo na ako. Hindi ko inaakala na darating ako sa puntong medyo makakaahon ng konti. Kahit medyo hirap talaga ngayon, nagsosolo na ako since 2012. 2021 na ngayon. Akalain nyo, sa 2012, nasa mga 12 years old din ako ata nyan or 16. Napakahirap ng buhay. Pero nakaya ko mag-survive. Alam nyo kung bakit? Kasi sa tulong ng Diyos. Sino mag-aakala ng isang layas na 12 years old ngayon ay mag-vlog na patungkol sa kabutihan ng Diyos na nagawa niya sa buhay ko? Inamin ko, hindi naging perpekto yung buhay ko simula nung naglayas ako. Maraming bisyo, gawain, mga kabulastugan na ginawa sa buhay. Inamin ko yan. Ang dami kong nagawang mali sa mga araw na yun. At hindi pa ako Katoliko that time. Ang dami kong pinasukan na relihiyon. Pero nananatili ngayon ako matatag sa tulong ng simbahan at sa tulong ng Diyos. Ano ang bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi kapag naniwala ka na yung Diyos ang tumutulong sa'yo, talaga magiging matatag ka. Sapagkat ang Diyos ay matatag. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay puno ng biyaya. Kung naniniwala ka na ang Diyos mo ay abonda o yung bang sobra-sobra kanyang pagmamahal, magiging mapagmahal ka. Kung ang Diyos naniniwala ka na ang Diyos mo ay matatag, magiging matatag ka. Hindi ba? Sabi nga sa isang quote, na iko-quote ko lang yung sinabi ni Father Bo Sanchez. Asan ka problema? Asan ka mga problema? Lumapit kayo sa akin. Nasaan kayo mga pagsubok? Kasi mas malaki ang Diyos ko. I have a big God. Kung mas madami yung problema mo, mas malaki yung Diyos mo. Kung malaki yung mga trials na dumarating sa buhay mo, mas malaki yung Diyos mo. Kasi nga, di ka niya binibigyan ng problema na hindi mo kayang lutasin. Lahat ng problema ang binibigay niya sa'yo, alam niyang kaya mo. Kasi di niya yun ibibigay sa'yo kung mag-ihirap ka. Hindi ba? Dadaanas ka talaga ng mga kasakit. Pero yung pagdadaanan mong trials na yun, ay magiging, kumbaga, yan yung magiging training mo, eh. Upang maging mas matatag ka, mas magiging matatag ka pa pagdating ng mga mas mabibigat na problema. Kasi nga ayon sa pagbasa natin dito sa Lucas 24:35-48, nagpakita si Kristo. Diba kahapon ang pagbasa is yung dalawang mananampalataya na naglalakad patungong Emmaus, eh pinakitaan ni Kristo tapos bumalik sila ng Jerusalem. Ngayon sa pagbasa, karugtong to, ha, si Kristo ay nagpakita sa mga apostoles. Noong una sila ay natakot, nakala nilang multo.
pero nagkalaon ay nakilala rin nila si Kristo. At sa sobrang galak nila ay binahagi sa kanila ni Kristo ang nasusulat sa Biblia o sa mga rumantipan, at sinabihan sila nito na ikalat sa buong mundo, ikalat sa buong sa iba't ibang bansa. Kaya yun sa unang pagbasa ngayon sa Gawa 3:11-26, makikita natin na ang mga apostoles, si Pedro at si Juan, ay nagpo-preach sa templo at nakikinig ang maraming tao. Kaya kailangan nating ipaalam sa iba, ito yung ano natin bilang Kristiyano, to preach, to share sa lahat ng tao kung gaano kabuti ang Diyos. Ipaalam natin sa ibang tao ang magandang balita. Kami sa pamamagitan ng video to, alam ko maraming nakakapanood. O kahit kunti lang yung nanonood sa akin, alam ko sa kaunting taong nabibigyan ko ng impormasyon to, ng magandang balita ito, alam kong nakakatulong na ako. In a small way, nakakatulong na ako sa party ko. Bilang isang CFD, bilang isang Katoliko, bilang isang simpleng Katoliko, na si-share ko, nababahagi ko sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos. At alam ko na yung mga nakikinig sa akin, yung mga taong nanonood ng video ko to, alam ko rin na natutulungan ko sila upang maging mas matatagpa ang kanilang pananampalataya. Kaya mga kaigso, salamat sa pagsuporta sa akin. Happy anniversary sa atin, mga kaigso. Yes, anniversary natin ngayon, April 7, 2020, nung nag-start ako sa pag-video. At ngayon po, ay April 8 is anniversary natin. April 7, tapos April 8 na ako nakapag-upload that time. At ngayon po ang anniversary natin. Kaya, salamat po talaga sa supportan nyo palagi. Huwag nyo pong kalimutan si Reverend Father Darwin Itgano. I-subscribe nyo po. At ipaalam po natin sa ibang tao na kung meron silang katanungan sa simbahan, eh pwede na po silang dumiretso kay Reverend Father Darwin Itgano upang mabigyan ng linaw ang kanilang mga katanungan. At huwag nyo rin kalimutan na i-subscribe ang lahat ng mga CFD, ang lahat ng mga CFD na mayroong YouTube channel. Dahil po sa pamamagitan po na subscribe ninyo, nakakatulong na po kayo sa amin at mapagpatuloy po itong gawain ito, gawain ng ating Panginoon. Mga kaigso, sabi nga ni Reverend Father Darwin Itgano, Fighting Maria, Natak CFD, with a humble heart. God bless everyone. Have a good day.